Alam nyo ba, Butterfly, share ko lang sa inyo. Last week, meron akong nakitang video rito sa TikTok. Ito. Ito siya, ayan. About daw dyan sa Pampanga, yung creepy na tatlong puno. Then, mas na-intriga ako dito sa mapa na to na pinakita niya. I-skincare muna ako habang nagkukwento ko. So, yun nga, na-intriga ako dun sa screenshot na yun. Kasi, 3 years ago, nagpunta kami dun ng mga kaibigan ko sa Pampanga. Actually, wala lang kaming magawa. Gusto lang namin mag-joyride and gusto namin malayo. So, naisipan namin pumunta ng Pangasinan. Pangasinan dapat ang pupunta namin dun sa may Manawag Church. Eh kaya lang, hindi na kinaya ng driver namin and tulog kami sa biyahe. So, nagulat ako pag gising namin, nasa Pampanga na kami. Eh di nagsimba muna kami pagdating namin doon sa Pampanga. Siguro mga 6 a.m. na kami nakarating doon. Naloka pa nga ako kasi iba na yung salita doon sa church. So sabi ko, okay, malayo talaga tayo ngayon sa Metro Manila. Kasi yun nga yung trip ko noon na lumayo sa Metro Manila dahil masyado na akong nabuburingan na pumuntang Tagaytay, Antipolo, or kung somewhere. After namin magsimba, naghanap na kami ng pupuntahan kasi wala naman kaming alam doon sa Pampanga. So ang ginawa namin, nag-search kami sa Google. Tapos meron kami nakita na parang museum daw. So sabi ko, tara puntahan natin. And sinundan lang namin siya sa map. Hindi ko na matandaan yung exact na pangalan, basta museum siya eh. E di eto na, along the way, nagtataka kami bakit wala kaming makitang mga building, as in literal na puro lupa lang talaga nakikita namin. Tapos dun sa map namin, nandun na kami sa destination, kaya nagtaka kami, baka hindi ba ginagawa yung museum, pero merong Facebook page eh. And dun sa Facebook page siya, talaga nakatayo na yung museum. So, chinek ko, tama naman yung address. Eh, dito kami dinala ng Google Map. Eh, di nag-search na lang ako ng iba pa mapupuntahan. So, pagkakatanda ko, bago yun, dinaanan pa namin yung El Caballo. Tapos, meron kaming nakitang 7-Eleven na abandonado. Which is nakakaloka kasi nung dumaan kami doon, sabi ko parang deja vu to. Nakita ko na kasi sa panaginip ko yun. So anyway, ibang kwento yung sa panaginip ko na yun kasi talagang nagulat ako na nakita ko na to sa panaginip ko. Pero first time ko nakarating doon guys, doon sa may El Caballo, yung daanan na yun, first time ko nakadaan doon kaya nagulat ako na parang kabisado ko. E di yun na nga, nagulat kami pagdating namin doon sa destination, puro lupa lang naman siya. E di nagtaka ako, sabi ko nasaan dito yung museum. So ang ginawa namin, tinignan ko na lang ulit yung map kung ano yung mga kasunod na mga destination, doon na lang kami gogora para di naman masayang yung punta namin. At hindi pa ganun kamahalang gas doon mga jay, kaya okay lang na maggala kami doon. So next namin na nakita, Dinosaur Island. E di sabi ko punta kami. Pagpunta namin sa Dinosaur Island mga day, sarado. Parang pasang, as in, wala kami makitang tao talaga, as in, pero tanghali yun na siguro mga 2 p.m. siya. So nagtataka ako, bakit kaya wala mga tao dito? Tapos kami lang yung sasakyan na dumadaan dun, wala talaga ni isa kahit palabas, wala talaga kaming kasabay, as in. So, nagtataka na ako, sabi ko, bakit kaya parang ang weirdo? Pero hindi pa ako nakakaramdam ng takot kasi maliwanag naman, tsaka maramdaman kumatakot talaga kami kung gabi na, padilim na. Putek na yan, hindi pa umabot sa 3 minutes. Ang haba pala ng kwento ko. Basta like for part 2. Nakakaloka to, nangyari na to, as in. Lalagay ko na lang yung mapa para matandaan ko din kasi hindi naman exact lahat maaalala ko. So yun nga, sabi ko punta kami ng Dinosaur Island. So ayan, pumunta kami. Kaso sarado at wala talaga kaming nakita ni isang tao. Wala kaming kasabay, as in kami lang talaga. So sabi ko, diretso lang tayo kasi meron pa dito sa mapa na mga mapupuntahan. So, ayun, na-search ko na yung Pilipino. Ayan. So, pumunta kami dyan. Pagkakatanda ko, straight lang yung daan. Then, nag-right kami, if I'm not mistaken. Basta yun, nag-kanan kami. Tapos yan, nakita namin yung nayong Pilipino. Kaya lang, nakalagay din talaga doon, temporary closed. May nakalagay talaga na, ano, na parang signage doon sa harap ng nayong Pilipino. So, sabi ko, sige, diretso na lang tayo ulit. Pumasok pa kaming todo. Ito na, kinikilabutan ako, hindi ko malaman. So, pagpasok ng sasakyan namin, nagtataka ako. Sabi ko, bakit parang ang weirdo? Bakit ganyan itsura dito? Parang abandonado. As in, wala ka talagang makitang tao. Tapos, alam niyo yung itsura ng mga abandonadong lugar sa ano, sa movie? Ganon, nag-aasaran pa kami ng kaibigan ko na sabi namin na, hala, baka mamaya biglang may lumitaw na lang na zombie. Kasi, tay, mukha talagang abandonado. And hindi kami aware na abandonado naman pala talaga siya. Ayan o. Clark Abandoned Haunted Hospital. Oh my God, hindi ko alam na hospital pala yun. Kaya sabi ko, ang creepy dito. Sabi ko talagang, tinitingnan ko yung mga salamin ng building na yun. White kasi siya. Tapos talagang literal na nakatakot. Sabi ko, nakakatakot siya. Parang biglang may titingin sa'yo tapos biglang milalabas sa zombie. Ganun talaga yung dating. So sabi ko, uwi na lang tayo. Ano? Wala tayong mapapala dito. Alis na lang tayo. Punta na lang tayong mall. Mayroon namang mall sa Clark. So doon na lang tayo. Eto na mga Jai. Pauwi na kami. Galing na natin yung mapa na takot ako. Eh di ba nga mga Jai, wala kaming kasabay na nagpunta doon. As in kami lang talaga. So nung palabas na kami, I mean papunta na kami sa SM Clark.
Mga Jai, ilang beses kami naligaw, naloka kami, sabi namin, bakit parang paulit-ulit tayong dumadaan dito sa bakanteng lote na to, so puro lupa lang talaga. Ngayon, nung time na yon, iniisip lang namin na baka mali lang yung sinusundan naming ways. Dahil nga, katulad nun, nung pupunta kami sana sa museum, wala kami naabutan as in literal na lupa. So, sabi ko, baka ganun lang ulit, nagloloko lang ang ways at kung ano mang map ang gamit namin. Pero ways yun eh, nung pauwi na kami, kasi nga wala kami na pala kay Google Map. Takina, eto na mga te, bigla ko nakita dun sa video. Bigla ko nga nakita dito sa TikTok na meron palang something creepy sa daanan na yun. May Tres Marias daw na puno daw, na marami daw talaga naliligaw. Kaya, Diyos ko, sabi ko, oh my God, hindi kaya sumama sa amin yun, kaya kami naligaw. Alam nyo mga Jai, magdidilim na nung nakaalis kami dun, as in. Alam nyo paano kami nakaalis? Eto, asaran lang namin. Sabi ko, Seb, magbaliktad ka kaya ng damit, baka naliligaw na tayo. Baka naiinkanto na tayo. Nagbaliktad kami lahat ng damit, tapos tung kami nakaalis. Diyos ko, dahil nakakaloka. Eh di yun nga, nung pauwi na kami ng Quezon City, iniisip ko talaga mabuti, saan ko ba nakita yung lugar na yun? Bakit para sa akin, nakadaan na ako doon before? Well, in fact, first time ko lang naman nakadaan doon. Then naalala ko nga na, napanaginipan ko pala siya before. Pero doon sa panaginip ko, nasa ibang POV ako. Hindi ako si Aina doon sa panaginip ko, kundi isa akong lalaki na nakikipagsuntukan ako. Tapos bigla akong bumagsak doon sa loob ng 7-Eleven nga na abandonado na. Pagkakatanda ko doon sa panaginip ko na yun, ibang-iba yung era niya. Like, hindi siya modern. Parang 70s or 80s, if I'm not mistaken. Basta ano, parang hindi siya talaga 2000s nangyari. Or I mean, hindi 2000s yung era doon sa panaginip ko. Kasi yung mga itsura nung kasuntukan ko daw doon, mga malalaking lalaki. Tapos yung suot nila is hindi naman mukhang modern. Tapos may mga sombrero sila na ano, medyo lang ha, medyo kakutulad sa sombrero ng mga sundalo. Then nabasa ko lang sa comment section na wala daw pala masyado talaga nagpupunta sa lugar na yun kasi kaya siya abandonado dahil maraming namatay doon ng mga sundalo, which is hindi naman malabo kasi clerk nga pala yun. So huwag kayong tutulad sa akin na sa kagustuhan lang gumala, muntik pa kami mapahamak magkakaibigan. Dahil lang sa kagustuhan kong gumala talaga. Baka may mga nagtataka dyan, ano yun, out of nowhere lang gusto mo lang gumala, napadpad na kayo ng Pampanga. Actually, kaya ako ayang maggala nun. Nag-iwalay kasi kami ni Romeo nun. So kung gusto niyo may part 4 tong story time ko na to, hindi na siya horror. Kukwento ko sa inyo sa part 4 kung bakit ko nasabing break kami ni Romeo nun.